Sunod-sunod nga po mga kapamilya ang magandang balita na ibinahagi po ng Philippine Science High School sa kanilang Facebook page. At ito po sa mga graduate ng Pisay ay nakatanggap ng hindi bababa sa dalawang offers. Wow ha, sa dalawang universidad abroad. Noong Martes po ay nakapanayam natin ang 18 years old estudyante ng Pisay, Calabarzon, na si Maria Carisma Estrella, kung saan nakatanggap siya ng admissions offer at scholarship grant mula sa mga universidad sa Amerika at Singapore. Pisay pala siya, Papu. And today, dalawa pa mula rin po sa Pisay, Ilocos Region naman at Central Mindanao. Ito si na Dominic Ritumban Navarro ng Pisay Ilocos Region at Nathan Wayne Fontanilla Ariston sa Pisay Central Mindanao naman. Nabigyan po ng admission offer si Dominic mula sa Jacobs University Germany with scholarship grant ha. Taray, ito. BS Math lang naman. Sa Bentley University with Provost Scholarship in BS Actuarial Science at sa University of Wisconsin-Madison with direct admission to the BBA Actuarial Science Program of the Wisconsin School of Business sa US. Naintindihan mo ba yung mga kursong yun? Ako kasi hindi. Ito naman po si Nathan, ang unang graduate ng Pisay Central Mindanao Campus na nakapasok po sa Yale. Isang Ivy League school sa US. Sa Yale, tatlo pang universidad abroad ang nagbigay sa kanya ng offer. Georgia Institute of Technology, University of California, Irvine, at Nanyang Technological Institute sa Singapore. O sige, ito na, isa-isahin na natin sila. Baka dumugo ang ilong natin sa talino ng mga bagets na ito. Unahin natin, Dominic Navarro, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po, Miss Bernadette. At syempre, babatiin rin natin ng good morning din si Nathan Wayne Ariston. Good morning, Nathan. Ah, wala pa si Nathan. O sige, ikaw muna, Dominic, ha? Hindi kayo magkakita. Ayan, ayan, nakikita na natin. Gosh, alam mo, una sa lahat, makapasa lang sa Pisay dati, malaking bagay na eh, para sa akin. Hindi ako nakapasa. Sa first screening lang ako nakapasa sa Pisay eh. Hindi nakapasok ng ikalawa. Mga kapamilya, para maintindihan niyo yung Pisay, yung pinakamatatagal yung mga bata na nakakapasok. Hindi ako magtataka kung mabigyan sila ng offer abroad. Ano? Unahin muna natin si Dominic. Hi, Dom. Good morning. Morning po ulit, Miss Bernadette. Kamusta naman, Dom? Ano ang iyong weighted average? Ano bang tawag doon? GWA ba yun? Anong... GWA po. General Weighted GWA. Average. GWA. Oo. Yes po. Hindi pa po, hindi ko pa po nakukuha yung final grade ko, pero yung latest po na natanggap po is about 1.09 po, GWA. Kakaasar ka. Okay. O sige, Dominic, alam, well, actually, lahat naman kayo matalino. Pero anong naging focus mo? And please tell me, give me a brief background rin about yourself, Dominic. Bakit ka pumasok sa Pisay? Tapos itong mga, yung direksyon na tatahakin mo, ano? Bale, galing po kasi ako sa public school dito sa San Ildefonso, Ilocos. Okay. Pumasok sa Pisay. Bago rin pumapasok sa Pisay? Yes po. Tsaka throughout my high school life, nag-focus po talaga sa mathematics. So in the future, balak ko pong tahakin yung field na po yun. Alam mo ako, pag sinabing math, dumudugo na talaga ilong point. Nahirapan talaga ako sa math. What exactly about mathematics? Alam ko applied yan, maraming application ng math eh. Yes po. Bale, yung kasing pag-solve na may parang na-apply rin po yung creativity ninyo sa pag-solve. Kung kunwari mahirap yung problem, may iba't ibang approach din po para makapunta sa tamang sagot. So parang problem solving yung gusto mo? Yes po. Oh, sige. Pang ano, Miss Universe na tanong, anong problema ang gusto mong gamitan ng application ng mathematics mo? Pinapahirapan ba kita? But I mean, I'm sure naiisip mo yun eh. Kasi sabi mo, problem solving ba bagay itong math? Anong problema, ano ang gusto mong bigyan ng solusyon? Siguro po dun po sa insurance na aspect, I think kailangan ko na
dapat justified yung amount na babayaran po ng mga clients. I think doon po yung gusto kong tahan. So is it health insurance na gusto mo? Or sa ngayon po, parang top choice ko po ay life insurance. Life insurance. I'm sure alam mo yon. Ine-explain rin sa atin yan eh, kapag kukuha ng life insurance eh. Yes, actually, po. Ang sabi nila, masyado mataas daw yung premium dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Wait a minute, ha, Dom, pupuntahan naman natin si Nathan. Hi, Nathan. Siyempre po. From Ilocos, napunta naman tayo sa Mindanao. Tama ba, Mindanao? Apo. Matalino na ng mga... Sorry, yung background ko. Ikaw naman, ano ang focus mo naman? Siya ng mga taga-Pisay to. Ano naman ang gusto mo maging focus after Pisay? Siguro po, physics. Or chemistry, or anything na physical sciences pa. Ooh, physics. Oo. Alam mo ba si Atom Araulio, physics rin? Pisay din yun eh. Alam ko po na Pisay siya. Grabe, no? So ikaw naman physics, so anong plano mo after naman hopefully makagraduate ng college? So, ang first ko plano after mag-graduate ng college ay mag-aral ulit para sa higher levels. Of course. Siguro, masters, tsaka... doctorate, tapos... pero gusto ko talagang ibalik yung service dito sa Pilipinas, lalo na dito sa place namin, sa BARMM. Kasi gusto kong umunlad yung science and technology dito sa amin. Alam mo, maganda rin hangarin yun eh, kasi ako nakapunta rin akong ARMM. So para isukli mo at ibalik mo, no? Pero both of you, una muna kay Dom, tatanggapin nyo ba yung mga offers abroad at saan nyo gustong pumunta? Isa-isahin nyo rin yung mga offers na nakuha ninyo. Go ahead, Dom. Subalang tanggap po ako sa Bentley University, ES, Actuarial Science, sa Jacobs University, ES, Mathematics, tsaka sa University of Wisconsin-Madison, BB Actuarial Science. Pero unfortunately, hindi po namin, di kaya ng family ko na i-cover yung expenses. So, hindi po ako matutuloy sa abroad. Ah. Okay, yes. Mamaya ta. Okay, so gusto mo sana, but given yes, that po. Choice, saan mo sana gustong mag-aral? Yung top choice university po talaga is University of Wisconsin-Madison. Nandun na po talaga yung puso for it. Parang ready na rin po akong i-share yung culture natin sa mga current students ng UW-Madison po. Yung nakuha ka pero hindi full scholarship, ganun ba yon, Dominic? Yes po, hindi po sapat yung mga scholarship na natanggap. Okay, may mga nanonood sa atin for sure. So saan ka mag-aaral dito sa Pinas? Hindi pa po, wala pa pong final na decision. Bale, hinihintay ko pa po yung sa UP. Tapos after ko po tanggap yung offer, dun pa po ako mag-decide kung saan po. O sige, Nathan, ikaw naman, saan ka naman natanggap ng mga universities at ikaw ba ay magtutuloy? So natanggap ako sa Yale, sa Nanyang, Singapore, sa UC, University of California, Irvine, pati sa Georgia Institute of Technology. Pero tutuloy po ako sa Yale, tapos nag-commit na rin po ako doon. I mean, yung tatlong napasahan ko, nag-close na rin sila. So, Yale it is. Tutuloy po ako kasi full ride naman po yung scholarship ko doon. Tapos, siguro yung inaasikaso ko lang ngayon, US visa, tapos yung iba pang mga konting babayarin din po. So, tutuloy po ako. Okay, ako ngayon pala, congratulations kay Nathan and Dominic. Kasi yung pinakita nyo palang na pagpupursige for you to achieve that, ano, makapasok lang kayo doon, matanggap lang kayo dito sa mga eskwelahang ito ay napakalaking bagay na. So anyway, congratulations. Maybe a word of advice sa bawat nanonood sa ating kabataan na nangangarap. Ikaw muna, Dominic. Dom? Hey, yes po. Medyo nag-lag po kanina. Hindi mo repeat po yun. Oo. Ano ang gusto mong sabihin sa iba pang mga kabataang nanonood sa iyo? Gusto lang po sabihin sa
lahat ng kabataan ngayon ay to pursue their passion, do your best, and eventually magbubunga rin po ang inyong pinaghirapan. Oo. At Nathan, ikaw naman. Ako una, siguro pasok pa sa Pisay, prek kayo. Pero kung basta ang payo ko lang talaga is tama, ganun din, pursue your dreams talagang kung yun yung gusto mo, pangarap mo sa buhay, talaga gawin mo talagang lahat para doon. Tapos, pahabol yung ibalik ang lahat sa bansang Pilipinas namin na mahal natin. So, yun lang po yung request ko sa mga mag-aaral ngayon na yung commitment to the service to nation. Isa yun sa pillars ng ano namin sa Pisay. So, sana ibalik natin lahat sa Pilipinas. So, maraming salamat sa inyong dalawa mula Luzon hanggang Mindanao. Nakita nyo, hindi ho tayo kinakapos sa talento. Isang bagsak sa ating mga kabataan. Kinabukasan po natin sila. So ano ho suportahan natin? May mga scholarships eh. Madami ho akong kakilala. Laki sa hirap pero nabigyan ng pagkakataon dahil naging scholar sila. Jet Tolentino, yung Tony Awardee natin, Pinoy, galing Iloilo yan. Laki rin sa hirap pero may nagtiwala, nagsuporta sa edukasyon niya, nakapunta sa abroad, nagbigay ng katanyagan sa ating bansa. Sana ganun din sa mga kabataan ito. Dominic Navarro from Ilocos, and of course, Nathan Ariston mula naman sa Mindanao. Thank you very much. Mabuhay kayo. If you wish to help these young kids, ayan ho, baka nasa Facebook sila. Dominic Navarro and Nathan Wayne Ariston. Thank you very much. At ibalik po natin sa ating bayan. Thank you very much. Daghang salamat. Salamat ng marami. Daghang salamat. Salamat sa inyo.